Oui, c'est ça. Let's bolt speed. Bolt spy, bolt spy, bolt spy. Sino nga ba naman ang hindi nakakakilala sa anime na to? Noong panahon namin, ang tawag namin dito ay cartoons, no? Kung ikaw ay batang 90s, siguradong kilala mo ang anime na to, na Bolt Spy. Isa sa mga paborito kong anime. So ngayon sa video natin ito, well, siyempre, ihahandugan ko na naman kayo ng isang awitin. Lumikha po ako ng kanta na Tinagalog version ko yung pinaka-opening theme song ng Bolt Spy, no? Gumawa ko ng Tagalog version at ng English version nito. At ipaparinig ko po sa inyo. Sinimplihan ko po ang paggawa nito, no, para madali niyong masundan. Kaya abangan niyo po mamaya. At aking ihahandog po sa inyo, mga kasiya. So ngayon, muli na naman pong nagbabalik ang inyong kasiya Arnel. At kayo po nanonood sa Nelmanya TV Official para handugan na naman po kayo ng isa na namang walang video na maaaring makapagpasaya sa inyo. Kaya, samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video nito. Pero bago po yan, intro po muna tayo, mga kasiya. Tapos na, mga kasiya. Bago ko po ibigay sa inyo ang aking nilikhang Tagalog version at English version ng theme song ng opening ng Bolt Spy, alamin po muna natin ang mga ilang impormasyon at detalye patungkol sa anime na to ng Bolt Spy. Kilalanin po natin kung sino yung mga pangunahing characters at mga ilang detalye po patungkol sa anime na to. Bolt Spy. Sa wikang Ingles, Super Electromagnetic Machine Bolt Spy. Gawa ito ng mga Hapones. Nilikha ng Toei Animation at Nippon Sunrise. Unang umire sa TV sa Pinas ang Bolt Spy noong 1978. Ang mga pangunahing karakter ay sina Dr. Ned Armstrong, pamangkin ng Bosenian Emperor, isa siyang Bosenian na pumunta sa planetang Earth. Nakapangasawa ng taga-Earth at nagkaanak dito ng tatlo. Siya ang pangunahing lumikha ng robot na Bolt Spy. May anak din siya na isang Bosenian na nagngangalang Bree, na ito nga ay si Prince Sardos. Mrs. Armstrong, asawa ni Dr. Armstrong, ina ni Steve, Big Bird at Little John. Dr. Smith, isa siya sa mga tumulong sa paggawa ng robot na Bolt Spy. Dr. Hook, pumalit siya kay Dr. Smith nang ito'y mapatay. Isa rin siya na tumulong sa paggawa ng robot ng Bolt Spy. Siya rin ang nag-train ng puspusan sa mga piloto ng Bolt Spy. Commander Robinson, isa rin sa mga tumulong sa paglikha ng Bolt Spy. Ama siya ng isa sa mga piloto ng Bolt Spy na si Jamie. Namatay siya sa pagtatanggol sa kanyang anak. Kilalanin naman po natin ang mga piloto ng nasabing robot na Bolt Spy. Si Steve Armstrong, panganay ni Dr. Armstrong, leader ng Bolt Spy team. Piloto ng Bolt Cruiser na nagiging ulo ng robot na Bolt Spy. Mahusay siya gumamit ng pistol at magmotorsiklo. Mark Gordon, isa siyang rodeo rider. Mahusay siya sa pangangabayo at mahusay gumamit ng whip. Piloto siya ng Bolt Bomber na nagiging kamay ng Bolt Spy. Big Bird Armstrong, kapatid ni Steve Armstrong, piloto ng Bolt Panzer na nagiging katawan ng Bolt Spy. Magaling siya sa joke. Little John Armstrong, bunsong kapatid ni Steve at Big Bird, piloto siya ng Bolt Brigade na nagiging legs ng Bolt Spy. Expertise niya ang aquatic tactics at robotics. At ang panghuli ay si Jamie Robinson, anak ni Commander Robinson. Piloto siya ng Bolt Lander na nagiging paa ng Bolt Spy. Siya ay isang ninja. Ngayon naman ay kilalanin natin ang mga kalaban o kaaway ng Bolt Spy na mga Bosenya na gustong sumako sa Earth. Ang pangunahin ay si Prince Sardos, Commander-in-Chief sa pagsakop sa mundo. Anak din siya ni Dr. Armstrong sa isang Bosenian na nagnangalang Rosalia. Nakakatandang kapatid siya ni Steve, Big Bird at Little John. Draco, siya ang second-in-command. Isa siya sa mga gumagawa ng mga robot para ilaban kay Bolt Spy. Sandra, robotic advisor at personal advisor ni Prince Sardo. Zol, military advisor at minister of Bosenian Minister of Defense. Isa siyang kuba. Ipinapatay siya ni Prince Sardo dahil sa pagtataksi. So ayan, mga kasiya, no, mabilis ang detalye at impormasyon para makilala niyo po. Hindi niyo pakilala ang mga karakter ng nasabing anime na Bolt Spy na sumikat talaga noong mga panahon namin. No? So sa mga kabataan ngayon na hindi alam ang anime na to, sana po silipin niyo upang mapanood niyo ang istorya ng Bolt Spy. So para hindi na po tayo magluwat, mga kasiya, ihahandog ko na po sa inyo ang kanina ko pa sinasabi
na aking nilikhang awitin para sa theme song opening ng Voltes 5. Sinimplified natin to, no? Pinasimple na natin para madali nyo kong masundan at masabayan sa pag-awit ko ng Voltes 5 Tagalog version at English version. Let's go! Ito na mga siya! Antayin na ito! Simul natin sa Tagalog version! Ito na! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalampu, dalamput isa, dalamput dalawa, dalamput tatlo, dalamput apat, dalamput lima, dalamput anim, dalamput pito, dalamput walo, dalawampu't siyam, tatlumpu't isa, tatlumpu't dalawa, tatlumpu't tatlo, tatlumpu't apat, tatlumpu't lima. Sana po nasundan nyo mga kasi, ha? So lipat naman po tayo sa English version. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Sana po nasundan niyo mga kasiyano. Simplify Voltes 5 Tagalog and English version! Woo! Yeah, boy! Ano? Pwede na akong gumalaw? Tapos na? Okay na? Kung nagustuhan niyo po ang video nito mga kasiya, huwag niyo po sanang kalimutang mag-LSS. Hindi po Last Song Syndrome, kundi LSS, like, share, and subscribe. So, hanggang dito po muna tayo mga kasiya. Hanggang sa muli. See ya all. Salamat po. Woohoo!